tatabain lang nilang tong Claude. And well, BSB naman din ang mananalo if ever na tumaba ang Claude. So heto na. Mm-hmm. We're pakilala natin. Welcome to the game number 3, Blacklist International versus BSB. For Blacklist International, Edward dito gagamit ng PNK. Eson Esports naman din dito for this Masha. Akawa for this for this Kimi. Kyrie naman for this Uranus and Dexstar for Diggy. Yon, para naman sa BSB, blue side ay red side Trevor dito for the Louis Shider cute. Para sa kanyang Claude Wilson for the Forza and Cap 1 sa kanyang Kufra Demo naman for the Thams. Mukhang nag-iba sila, no? Mm-hmm. Si so, ano, si Wilson yung mawak nung ano nung Forza dito. Papalag naman daw, kaya naman daw palagan. Medyo okay din yung damage dito. Uy, nabigyan. May flame shot pala. Dun siya si Wilson. So nabigyan niya agad yung Uranus sa bottom lane plus Shider Cutie nakakapag-farm ng maigi. So funnel ano, funnel Claude. Oo, tama. Maganda to. Din germs mga bestie warps pero eto. Kaso mabilis to top lane. Mabilis 'yan. Oo, pag hindi nila dinepensahan 'yan, wasak 'yan. Basag tapos yan. Ang boxing 'yan. Masha 'yan eh, Masha Kimi 'yan eh. Pero yun nga lang, speaking of, dinepensahan naman nila at minion wave has been cleared naman dito for BSB. So, muntik na lang din yon. That's gonna be a challenge for them. How are you going to react sa pushing capability na gagawin ng Blacklist International? Yes, BSB has the first blood pero hindi yun factor dahil ang playstyle ng Blacklist dito push type. Naku, yari ka dyan, pataga nyo. Pero sakit ng damage, ha? Sakit ng damage dito, mga kaibigan. Pero Wilson, apat laban sa apat, madali lang ilang i-clear to, plus napapabayaan ang isang Claude na alam naman natin napakahirap labanan, lalo na pag may items na mga 2 to 3 core items, talagang papalag na yan, pupuguin ka talaga yan. Normal-normal yan. Exactly, Kuya Erbino. Pero this time, mga besties, talagang ayaw bitawan ng Blacklist International at top lane, no? Tama nga yan, kasi yun yung playstyle nila eh. Yun yung angkop dun sa hero line, hero composition nila. So, syempre, yun din yung gagawin nila para maging effective ang kanilang hero lineup. At so far, para sa akin, okay yun. It's a good tactic na pinapait nila. Though, mahirapan nga lang sila pagdating sa farming. Pero, grabe si Kyrie. Nako, lumaban. Wala nang tumama. Isa lang tumama dun sa feather airstrike niya. Okay na din. Ang nangyayari dito. So, speaking of objectives, yung top lane, munti ka na rin, ha? Oo. Pero at least, ano, nakakakuha pa rin sila ng mga bagay-bagay. Medyo matagal nga silang nagtumigil dun sa top, lane, no? Diba? Tapos nakapag-farm pa na, nakapag-farm si Shider Cutie kahit pa paano. Nag-react yung BSB, eh. Wait lang, grabe naman tong early stage. Inapataga din, no? Oo, nagagawin nila sa atin. So, for that, kailangan ng backup. Pero eto nga lang din. Feeling ko pagkatas kumuha ng blue buff ni Kimi dito. Si Wilson. Uy, muntik na! Uy, buti na lang. Naging ibong may layang lumipad. Pero to turtle na. Wala nang patupik-tupik pa. Usapang objective. Ayan, nakakuha na lang din. Tapos mag-blue, tapos pupush siya top. Feeling ko yan. Baka ganun. Pwedeng ganun. Kasi nakuha na nila yung objective. Dire-diretso na nila. Oo. Mas malaki pa yung pera nito ni Aqua kasi naka-ano siya, veteran hunter eh. May retribution pa siya. So every time na may matatama na retribution, di ba? Yep. Meron siyang 50. Exactly. So, malaking bagay yun. Malaking pera yun para sa kanila. Speaking of... Uy, top lane direct. Yung tignan natin si PNK. Demon! Aray, masakit. Kalaban. O, yun, pwede yan. Diretso. Mm-hmm. Tama ka dyan din, Kuya Irv. Pero tingnan natin madedepensahan. 50% on his life for our first turret. Babasagin. Pero no, nakmalabo. Hindi kapot. Na-clear. Yun lang. Mabilis mag-clear ang, ano, ang BSB. Pero siguro sa bottom lane nila, yung sinumpisahan yun. Ganun din, may Farsa din pala. May Farsa din, mabilis din yun. Mabilis din mag-minion wave clear, may feather airstrike lang yun. So, that's the challenge din pala no, for Blacklist International. Pero to second wave sa top lane, direct Popeye talagang pinipilit nila ang top lane dito. Yun. Po. At least ngayon, naging successful na sa kanila yung pagkuha ng top lane. So, pwede na silang kumuha ng iba pang objectives. O yun, pero yung bottom lane, nasasaktan na to si Kyrie. Kyrie Irving. Uy, nakabuti na kapag Cyclone. Nice, Kuya Kyrie Irving natin doon. Pero muntik na din siya. Tingnan natin naman for BSB. Titrade ba sila ng tower dito sa bottom lane? Pwede naman din. Ang problema nga lang, heto, baka may makasalubong silang Diluvio. Disengage muna. Ayaw muna lumaban din, mga kaibigan. Nako, sa bottom. Siguro bottom lane na yung kukuha. Pagtapos itong red, tas bottom na sila. Dire-diretso nga ang gagawin dito ng Blacklist International.
tama tayo ng ano doon, ng pagkahula doon na ganito playstyle ang gagawin nila. And for BSB, napapareact sila kasi hindi pwedeng ibaliwalain nila 'yon kasi pagka hinayaan nila na ganun ang ginagawa ng Blacklist International, eh baka may item na yung cloud pero ubos na yung tore nila pag nagkataon. Ayun din. Yun din yung magiging ano sa kanila. Mm-hmm. Problema. So, as soon as possible kailangan talagang ano, pero si Wilson kinukulit na talaga si Kyrie, no? Nagpalit-palit na talaga sila ng ano, pero oops, medyo masakit pa rin talaga yung damage ni Wilson dito. Hindi kayang indahin in aqua, securing the turtle. Tingnan natin mga kaibigan, Wilson will go down sa kamay ni Edward, pero turtle has been slain. Kimi pa din ang nakakuha. Kimi pa din. Nakakuha ng turtle, napatay si Farsa, makakapush pa sa baba. Yan ang sinasabi natin na ginagawang playstyle ng Blacklist International. Ayun pa, nakakill pa si Aqua sa middle lane. Now, for BSB, this is gonna be the challenge. Paanong reaction ang gagawin nila dito? Total, alam nila yan eh. Alam nila na gaganyanin sila ng Blacklist International. Ang pinaka-problema lang talaga, eh, hindi sapat yung early game capability nila. Kasi, item dependent yung Claude eh. Diba? Anong gagawin nga naman ng Blazing Do It dito kung hindi naman din masasaktan yung Blacklist International? Pwede wala pang, ding item, no? Pang minion wave clear lang, if ever. Pero other than that, to kill some heroes, maya-maya pa yan. Tulad niya, mga kaibigan, pinaramdam. Pumasok in na lang din lalaban. Pero yun nga, wala pa ding namamatay dito. Si Towns pumasok na, mga kaibigan. Tuloy pa din ang boxing. Bali, wala because of the damage output. Hindi pa sapat ang damage din. Wala namatay. Walang namatay lang. Mga kaibigan, so bigayan lang ng mga bagay-bagay, sakitan lang, pero walang magkakabaroon ng patayan. Oh. Yan o, tingnan mo naman. Mababa pa yung kills ha, 3-1 lang o, pero objectives, maapaw. Dalawang turtle, isang at dalawang turtle, tatlong tower na nakukuha na dito ng Blacklist International that leaves them to a 4K gold lead against BSB. Tingnan nga natin yung item ng direct, pa-check lang ako ng mga items sila. Uy, 5.6k na pala. Malaki yung inangat ng pera ni ano? Glowing wand agad, bro. Glowing wand agad. Sakit niyan. Even Tamos, mga ngati, if ever. Tapos, PNK pa with the follow-up. So, tingnan natin. Pero so far, BSB dito, hindi pa naman tapos ang boxing. Ginagangster sila pagdating sa objectives. Now, let's see. Pagka yung Claude naman ang tumaba. With the Demon Hunter Sword na rin. So, pwede na. Okay na dito. Ito na. Baba ka pwede pa, na, si pero uy, si Cap 1. Yun lang. Nako, walang natamaan sa kanyang ultimate. Mm-hmm. So, out na lang din ng tropa. Pwede pang ano, pwede pang mag-turtle, palabas na rin, no? So, dire-diretso talaga yung gustong kuhanin ng Blacklist International with the, it comes with the objectives, diba? Mm-hmm. Kaya nga, tama ka dyan, Kuya Herb. Pero this time, turtle na naman. Perfect turtle goes to, ano ha, goes to Blacklist International. Grabe. Mm-hmm. Nako. Grabe yung pinapakita nila dito. So, 4-1 ang ating score. Medyo onti pa lang, pero grabe yung objectives talaga. Objectives ano kasi, kahit wala silang tank, tinitira talaga nila sa objectives. Eh. Pero pagka tumaba pa to si Shider ng bahagya, kahit, uy, tiko lang, meron na palang huli crystal dito si Aqua. Tapos Thunderbelt naman dun kay Edward. Mm-hmm. Okay din. Grabe nga. Tapos ano pa, pwede pa silang pumush dito sa bottom. Advancean lang ni Dexter, tsaka ni Edward. Oo, pwede din. Ayun na, nakagat na. Pinasok in na nga. Yari, mga kaibigan, free hit for Aqua. Layo nun, wala nang buhay si Wilson. Trying to escape, pero mabubuhay pa lang din, mga kaibigan. Kyrie dito, more with that half-life. Sabay, basag na naman din for Blacklist International na ngayon nakikita na ng mga nanonood sa atin dito ang kakaibang playstyle na pinapakita ng Blacklist International. And for BSB, wala pa silang nababasag na tore. At kung titingnan yung score, 4-1 pa lang po tayo. Pero yung mapa natin, eh, halos pang mid-game na, pang late game na makikita mo. Kung nabigyan pa nga, pero Feather Airstrike ang kanyang naibigay. Time journey naman for the Diggy, pero pinasok doon ng ano, Uranus. Medyo masakit nga naman. Mm-hmm. Grabe yung damage din. Oh, hindi pa napatay. Mm-hmm. Nabuhay pa nga. Yup. Ito na, another nabuhay one. Buhay si Kuya Kyrie natin, Eason as well, and also for the BSB. Pero ito na, the second tower ang kailangan nilang depensa. BSB dito is now on the lowest tawag dito objectives ang ano nila. So, bangon siguro. Ang hirap din kasi pagka fuma-funnel ka na ganito eh. Nakita ko na rin to eh na nung laban ng ano ng Archangel tsaka Execration, yung naka-funnel si Hate kay ano sa Claude, pero ginangster lang nila agad ng as early as possible. Pinepersa nila yung kalaban na mag-clash. Ayun, kada clash din na ginagawa. Natatalo sila. Natatalo. No? Kasi walang item yung Claude eh, di ba? So, yun ang pinakamaganda doon. Daanin mo sa early. Di ba? No. Ang problema naman, pag tumagal ng matindi talaga, may chance dito. Kasi mahihirapan din yung team ng Blacklist International na maka-go through dun sa minions. Kasi may Farsa. Mm-hmm.
Grabe, kaya... Yun din yung malaking tanong sa kanila kung paano nila ididiretso talaga to. Exactly, mga kaibigan. Well, sa nakikita nyo naman, kahit kayo, mga base mong nanonood dyan, eh, matamlay sa, ano, sa action yung laban nitong dalawang to. Oh, more on objectives. More on objectives, eh. Oo. So, wala tayong magagawa. Gusto magsubukan sila ng andito ng five-man clash, pero wala, eh. Oh, oh. Na talaga nag-iingat lang din. Look at that. Lord has been taken by Blacklist International. Kapuan din dito. Nako po, tinamaan ng trap. Lalaban na. Ito na yata ang action na hinihintay natin, pero hindi pa din talaga. Di-disengage lang talaga. Din, oh. Relax lang daw, sabi ng BSB. Eh, hindi pa to ang tamang panahon, pero for Blacklist, wala. Nasa kanila mga objective pagka ganun. Oo, nako po, mga kaibigan. So, tignan natin dito kung ano pang pwedeng mangyari. Feather airstrike na naman to clear the minions. Yun yung sinasabi natin, eh. Mahirapan talaga silang makaano, lalo na kung nandun lahat ng tropa ng BSB. Mahirap yun, tapos may pang ano pa sila, clear. For the Blazing Duet. Ang problema, kung ilalagay ba agad Decider Cutie, yung Blazing Duet niya, dun sa minions or dun sa heroes. Yun na lang pagpipilian niya, di ba? Oo, wala pero, na pero pag nakapatay ito dito si Decider Cutie, napatay niya yung ano, yung isa sa mga pinakamalalaking pera, angat agad yung pera nito. Naka-bounty hunter siya. Matik, biglang ano yan, biglang baliktad ang boxing niyan pagka ganyan. Tapos dire-diretso na nila, pero ito, naku po, saan nag ano saan galing? Doon sa gilid. Ayun. Baka bumaba daw kasi. Yung ano, kakatin nila yung Lord, pero ang problema diyan, hindi papasukin nila to, pipilitin nila ang clash dito. Siguro yata, yun ang nga nilang pinaplano. Ah, si Aqua na po, yari ka dyan. Dali, dumaan sa likod mga kaibigan. Pero tuloy pa din ang boxing boy pa. Still alive and kicking, wala na yun. Nakuha din nila ang high damage dealer ng Blacklist International. Eason Esports as well. Ito na yata ang ganti ng BSB. Another one for a trade. Trevor has been taken down as well. Plus the Lord is well defended by BSB. Pero yung top lane tower doon, isang kalabit penge na lang. Eh, basag ang third tower doon ng BSB. Pero gandang team play. Ganda ng time space warp, no? Ganda ng time space warp na ginawa niya na doon ni Trevor na binantay niya talaga. Alam niya kasi na may bababa and may susuporta. And medyo nahihirapan lang siguro doon yung Kimi dahil hindi niya nga na face check. Siyempre, kampante siya eh. Na baka nasa base nga naman daw yung kalaban. Eh, nagulat na lang siya na may Cupra. Tapos meron pang ano doon, Louie. So yun nga, nabigyan siya doon mga kaibigan. Yep. Tama ka dyan din, Kuya. Ito pa. Nakagat pa. Hindi na. Kuha lang muna ng object. Uy, ginamit ni Feather Airstrike. Ayun, dali! Blazing Duet! Kinunek! Kinunekta! Kala ko, hindi siya... Kala din niya siguro, hindi siya papalagan eh, no? Nagkukulit-kulit, so nagdi-display. Pero pagpasok, Blazing Duet, na hindi na pala biro din. May damage na ang Team BSB this time. Naku po. Uy, top lane, ha? Relax ka lang. Naku, dire-direcho. Chillak lang dyan. Makapal yung ano, minions dun sa top. Talagang okay na okay yan. Pero kasi ang problema, ito lang aata yung ano, yung sinasabi natin pwedeng ipangbawi. Pis, napakagandang ano naman nun, setup by Cap 1. So, tuloy-tuloy talaga yung objective or yung magandang nangyayari dito sa side ng BSB. And direct, baba mo ng onte. At Dexter na nga lang ang nakita niya. Pero uy, medyo masakit yung damage ni Aqua. So, hindi rin biro. So, kailangan talaga nilang bigyan to. Teka lang, masakit yan. Nag-pop yung case. Nag-pop yung rose gold. Nag-pop yung rose gold. Pati ang buhay, mga besties. Ayun, na-disengage na lang din. Yes, nabataga ng BSB dito, ng third tower sa top lane. But still, kaya pang depensahan to ng BSB. And also for Blacklist International, tuloy-tuloy lang nila yung pressure na ginagawa nila mula ng early game. Makakabawi din yan. Pero at least feeling ko hanggang dito na lang muna ang kwento ng Blacklist International. Kasi sumakit bigla ang ano eh. Ang BSB pumapalag na bigla eh. Diba? Item check nga tayo sa Claude Direct. Tingnan natin kung ano yung ano niya. Item niya. Okay na din. 3 core items na rin pala. So possible yung huling item. It's either Wings of Apocalypse or Immortality. Immortality. Pambuhay din. No? So pwede na. And for Blacklist International, tulad ng sinabi natin, objective-wise lalamang sila dito. So ano pang objectives nila? Yun ang tanong dito. Yun lang. Baka level 2 Lord if ever or ipwersa na ng mga third towers. Pero pag third tower kasi, ang pinilit na dito ang pinilit, doon pa manggaling yung mga error. Doon pa sila mapatay-patay. Diba? So, kaso ito botin, nanganganib to ah. Kailangan nilang umuwi dito kasi, ayun, buti nakauwi dito yung tropa ng BSB. Kasi possible, ano eh, kung sakali may mapush nila yun, dumire-diretso talaga. Pero ito na naman mga kaibigan, set up per the, time journey ang bumigay doon. At patay pa nga din doon si Trevor mga kaibigan. Pero ops, out na lang din. Blazing Duet!
Oy, nakancel, nakakaibigan, yung Lord tumulong pa. Pero sabi lang banda, ayun, ako po, napapalaban lang si Shider Cutie with his cloth, nakatakas, disengage. But look at this aqua, ako po, free hit din dun. Nakakaibigan, babalik. Eto na ako, ang Kimi to. Si Wilson! Oo, yun nga lang, na parang water gun sa sakit. Pagawa, hindi! Winter Truncheon! Winter Truncheon is real, pero hinahabol pa din, mga kaibigan, si Demon din, napatay. Uy, patay! Aqua has been taken down as well, 2-on-2 ang laban, nope, 2-on-3. Mga besties, tatlo sa dalawa. And si Aqua din. Oo, naano siya doon, okay na 'yung makatakas-takas na sana. Ang problema, nag-transform si Farsa doon into a bird. Tapos si Nahabol, patay yata yeah, tapi bowler. Ito na 'yung paano pagkakataon nila para mag-ano Sanctuary Lord. Oh, biglang baliktad ang mundo. May retribution naman si Shider eh. Yapi, yapi. So this time, yappy. Level 2 Lord pa naman to. And I think masakit-sakit to pagka pumasok at makalapit-lapit sa base ng Blacklist International. Pero for Blacklist International, they're doing their best to stop this one out. Po. Papasok yata din dito sa backlane. Si Kyren yan doon. But Lord has been taken. Secured kaagad dito ng Claude with a Blazing Do It as well. Naku po, napapalaban na lang DNA. So dito mababatay. So I disengage na lang for this Claude. And another one, bugbugan pa rin tuloy-tuloy. Dito Cap 1 with that setup play. Pero matatamaan siya na reverse time dito. So, Kyren running out of life. Pero huwag ipilit. For this Claude, high priority muna tayo dito. Patience is a virtue and the Lord has been taken by BSB. Blacklist International was able to kill 3. Buti naman. Kasi kung hindi, mana naman talang BSB dito. Kung wala silang napatay, kung di napatay si Trevor at si Cap 1, mahirap yan. Oo, mahirap yun. So, ito na ngayon yung pagkawala ng BSB dun sa pressure na binibigay ng Blacklist International. So, gamitin lang nila tong Sanctuary Lord ng tama, magiging okay to para sa kanila. Pero si Edward sa backlanes manggagaling, ha? Shider Cutie din dito, mukhang objective na lang. So, sabi dito ng BSB, lamang naman kayo ng early stage ng objective. Kami naman yung bahala, pero may ano pala, may kumakat ng lanes dun sa ano, sa mid lane, mga kaibigan, yung Uranus. Tamang ano lang. Good tactics. Oh, good tactics sa bagay. Kesa heavy minion wave ang dumating diyan, 'di ba? So 10-10 ang ating score. Lamang ang Blacklist International pagdating sa gold is 6k, pero pagdating sa KDA score, 'yun nga lang. Tabla tayo dito. Pati naman sa push, lamang pa rin ang Blacklist International. So BSB still left behind pa rin against the Blacklist International. For Blacklist, maglinis error na sila dito, maglinis-linis ng konti kasi hindi mabiro yung damage din niyan ni Claude. Eh. So, nako. Uy. Season pa nga tayo makikita. Yari ka diyan, sir. Uy, buti nakapag-flicker out. Dun sa position na 'yon, pero nako, mukhang lalaban ata yung tropa ng Blacklist International. Medyo maganda yung ano nila, maganda yung pag time space warp nila doon, pero pag napatay ng Blacklist International tong si Shider Cutie, magiging maganda to para sa kanila. Pero Edward, napatay yung Louie, mga kaibigan, in top lane pwede nilang i-pressure yan pagkatapos ng Feather Airstrike kasi wala nang skill na maibibigay yan eh. So possible i-ano nila yan, gamitin nila yung edge gen yan, pero medyo masakit ta din yung damage eh. Hindi na rin biro yung damage nung Claude eh. Biro nga din. Ito na, nakamati si Kyrie din dito. Sabay ulti lang din para kay Wilson to stop the minion wave sa middle lane. Pero yun nga, mga kaibigan, well defended pa rin hanggang ngayon. Kaya depensa sa bagay, may Farsa. Feather Airstrike Feather Airstrike eh. Alam naman natin, kapagka ganitong base lang ang dedepensahan mo, Feather Airstrike sapat na to clear out the minion waves. Ayun po, di ba? Atas yung cooldown niyan, 15-14 seconds lang, depende pa sa item. Diba? So, at least, pinantay ngayon ng Blacklist International. Kasi kanina sa BSB, makapal yung minion sa bottom lane. Eh. Ngayon, pinantay lang ng Blacklist International. Lamang na sila ngayon sa PS2-1. Exactly. Tama ka dyan din, Kuya Irv. So far, 18-minute game time tayo dito. Blacklist International, nasa kanila ang kalamangan pagdating sa flow ng minion, sa pressure na ginagawa nila against BSB, sila ang lamang din dito. Pero problema lang din for BSB naman, damage is real na. Online na yung Claude. Masakit na yung Farsa, mabilis na sila mag-minion wave clear. So okay lang para sa BSB, relax lang. Kumbaga, sige, sugod lang ay na sugod. Dedepensa kami ng dedepensa. Parang ganun ang gusto nila eh. Di ba? Tama ka naman dyan. Pero tingnan natin dito. Uy, masakit din! Nakita mo yung tatlong buhay noon mga kaibigan, pero eto na nga si Cap 1 pumasok pa, plus the bouncing ball na naibigay, pinabalik sa nakaraan mga kaibigan, pero uy si Edward mapapatay pa nga ata dito na lapitan ni Demon, pero uy nanggaling din si Kyrie sa backlanes, talaga namang likuran lang ang laban, pero Cap 1 will go down, natanggalan ng immortality, mabubuhay pa kaya sa pangalawang pagkakataon na to, Trevor din mapapatay, uy naitulak lang ni Cap 1 doon, na free hit pa nga si Kyrie, pero hindi pa rin tapos yung laban mga kaibigan, Aqua giving up some damage dito, pum patay, lalos lahat ng minions doon sa top lane, medyo makapatay
kapal dyan. Oh, kaibigan. Tama ka dyan. Oh, yun pa. Shutdown din. Tatlo ang patay dito with a double kill. Para naman dito sa Kimi ngayon that opens up the BSB's base, mga kaibigan. Pwede nang pasukin. Naku po, masakit-sakit din, mga kaibigan. Tower lock na. Time journey has been popped. Ito na yata ang pagkapanalo ng Lagos International. But no. Walang minion wave dito, ladies and gents. Tuloy lang ang boxing patayan na lang daw. Kapuan doon, nadali. And another one for that game will go to Blacklist International. Oh, grabe. Yun na yun eh, no? Kuya Herb? Oo. Oh.